ba mga kuis na halos pinagtawanan lang ang gilas ng ilang mga tao sa comment section dahil nakipaglaban tayo sa Senegal ng non-World Cup team? Ibig sabihin, halos mga tira-tirang players lang pinalaro nila laban sa atin tapos hirap na hirap pa tayo? Ang mga tao galit na galit kasi bakit nagkakalat pa tayo sa tune-up game? Patay na naman si Coach Shot sa mga keyboard warriors natin. At mga kuis, may bagong update tayo tungkol kay Kai Soto dahil alam niyo ba na nadismaya ang mga tao sa kanya dahil parang hindi naman daw niya kayang patunayan yung sinasabi niya na mahirap tanggihan ang gilas. Kasi kung totoo, bakit daw paggala-gala lang siya kahit saan habang abala ang lahat sa paghahanda? Bago tayo magpatuloy, kung nais yung supportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Sa pagsisimula pa lang ng laban, inis na yung mga tao kasi bakit tira ng tira sa tres, wala naman pumapasok. Nagkakalat lang tayo at pinagtatawanan pa dahil mga baguhang players na nga lang pinalalaro, bakit hirap na hirap pa tayo? Si Coach Shot sumakit ng ulo, hindi maintindihan bakit biglang napaluhod itong team natin. Senior team pa naman ang gilas. Tapos dahil nga matatangkad ang Senegal, si Junmar hindi na umbra. Nako, dun pa lang sa Iran wala na talaga eh. Sinisigaw ngayon ng mga tao, kailangan daw talaga si Kai Soto ngayon. At syempre, pabor sa Senegal ang rebounds at ang defensive scheme, hindi nila nagagawa ng maayos. Hindi rin consistent ang opensa natin. Tsaka napansin ko dito kay Japet, parang kabado ah. Yung mga jump shot niya, napasama. Ang buong gameplay natin halos puro na lang pasahan. Hindi makausad ang dribble drive, tsaka hindi rin tayo masyadong nakakakuha ng espasyo sa labas. Ang pinakamasaklap, pati yung sa loob kinakawawa pa rin tayo. Kaya minsan, may mga plays tayo na minamadali na lang yung tira kasi ubos ang gas natin sa sobrang tangkad nila. Kapag nakakalamang tayo, ang bilis nilang makahabol. Kapag senior team na Senegal yung nakaharap nila, siguradong bardok tayo. So ang tanong ng ilang Pinoy, ito ba talaga ang lalaban sa World Cup? Nung last night kasi yung Iran na nakaharap natin, team bilang yun eh. Kaya nagiging magaling tayo eh nagising sa katotohanan ng gilas laban sa Senegal. Sa ating kupunan, mga apat na players na lang hindi nakakalaro sa atin. Habang sa kanila, buong senior team wala dyan. Parang medyo insulto yun sa parte ng gilas no. Sa dulo ng fourth quarter, hayun, talo ang gilas. Sa galawan nilang yun, wala talaga eh. Alam mo na talaga na talo tayo. At sa katunayan, hindi lang po big man ang kulang sa atin. Wala tayong score na kayang pumukol kahit saan. Yung wing na maasahan, lalo na kapag World Cup na, mas matatangkad pa yung magbabantay sa kanila. Or baka kasi pagod lang din kasi halos wala ng pahinga. Yung time frame masyadong malapit. Sa tingin nyo mga kuis, sa pinakitang performance ng gilas laban sa Iran at Senegal, pasado na ba tayo sa World Cup? Kapag nakabawi ang gilas laban sa Senegal sa kanilang huling tune-up game, good sign na ba ito? Ang pinaka-inaabangan dito ay kung ano kaya ang magiging buong performance ng gilas kapag kumpleto ng ating lineup. Nandiyan na si JC, Kai at Scotty. Mamayang gabi, Iran ulit ang kalaban natin at sa makalawa naman, ang Senegal ulit. Tara, next update naman tayo. Alam nyo ba na tila nagbago ang tingin ng mga tao kay Kai Soto dahil gusto nila itong maglaro pero hanggang ngayon hindi pa rin nila maintindihan kung bakit sobra-sobra naman yata yung pag-chill-chill niya lately. Alam nyo ba sa pinakabagong interview ni Kai Soto sa Play It Right TV ni Sir Kinito, sinabi niya na masayang-masaya daw siya kapag nakapaglaro para sa kanyang bansa. Sinagot naman niya ng mga tao na kung totoo yung sinasabi mo, well, prove it Kai. Huwag yung puro salita, dapat pinatunayan raw niya yan noon pa at mas inuna pa raw dapat ang paglalaro sa gilas kaysa Summer League. Kasi nang dahil sa Summer League na yan, nagkaroon pa siya ng lower back injury. Napasama tuloy ang career niya. Imbes na good exposure na sana magagawa niya para din sa kanyang career, hanggang sa ang issue ay umabot na doon sa handlers ni Kai. Kasalanan daw yan ang camp na yun. Parang ang lumalabas ang mga pangarap pa ata ni Kai ang magiging hadlang para hindi siya makapaglaro sa gilas. Alam nyo, hindi naman natin hawak ang buhay ni Kai. Or kung gaano man kasamang injury na natamo niya, wala na tayo doon. Pero ang hindi kasi nila nagustuhan ay parang hindi naman halata sa mukha niya na injured kasi gumagala-gala naman daw kahit saan. Di ba dapat kapag may injury nagpapahinga lang sa bahay? Pero publicly, nakikita siya ng mga tao kahit saan. Abay, tungkol dyan, di ko rin alam kung anong gustong mangyari ni Kai. Habang nandito siya sa Pinas, siguro gusto lang mag-enjoy sa paligid. O yun sigurong paraan ng pagpapahinga ni Kai, yung gumagala-gala. Abay, wala na rin tayo doon. Hangad ng mga tao na sana sumunod si Kai sa gilas roster na kahit sa pinakahuling schedule lang ng laban sa August 7 na laban sa Senegal kasi matatangkad sila masyado. At kahit tune-up lang yan, kailangan pa rin masanay ng mga bigman natin na makipaglaban sa mga matatangkad.